Magandang araw. Maraming salamat po sa inyong pagsali sa ating Summer Bible School 2021. Para sa ating Tagalog study, ating pinag-aaralan ang mabuting balita ayon kay Mateo. At ito ay mula sa Biblia. Ang Biblia ay nahahati sa dalawang bahagi, ang Lumang Tipan o ang Old Testament at ang Bagong Tipan o ang New Testament. Ang Lumang Tipan ay mga bagay na isinulat bago pa dumating si Jesus. Ito yung nagpapahayag ng plano ng Diyos na pagpapadala kay Hesukristo. At ang Bagong Tipan naman ay isinulat nung narito na si Jesus patungkol sa kanyang buhay at tungkol din sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ang mabuting balita o ang gospel ay matatagpuan sa New Testament o sa Bagong Tipan. Sa Biblia, sa Bagong Tipan, ay merong apat na gospel o apat na mabuting balita. Ano-ano ito? Ito ay si Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Pag sinabing gospel o mabuting balita, ito ay patungkol kay Hesukristo sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay. Ipinapahayag nito kung sino si Jesus at ang lahat ng kanyang ginawa nung naririto pa siya sa lupa. Pare-pareho lang sila nang nais sabihin at iyon ang mabuting balita. Pero iniisip natin bakit apat na aklat ang sinulat patungkol dito. Sa katunayan, kahit pare-pareho sila ng ipinapahayag patungkol kay Jesus, ang bawat mabuting balita ay may kani-kaniyang katangian. Dahil ito ay may iba-ibang author o nagsulat, iba-ibang receiver o recipient kung kanino ito isinulat at ano ang layunin kung bakit ito isinulat. Sa ganitong paraan, kahit na meron silang pagkakapare-pareho patungkol sa kanilang mensahe patungkol kay Jesus, meron din silang mga pagkakaiba. Kaya tingnan natin ang patungkol sa mabuting balita ayon kay Mateo. Ang mabuting balita ayon kay Mateo ay isinulat ni Mateo na sa ibang tawag o sa ibang pangalan, siya ay kilala rin bilang Levi. Kung matatandaan nyo, mababasa natin sa Lucas chapter 5 verse 27 to 28. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Levi o si Mateo ay isang maniningil ng buwis nang siya ay tawagan ni Jesus bilang kanyang alagad. At nakita natin sa larawan, mula sa pagiging tax collector, siya ay naging tagapagsulat ng mabuting balita. Para kanino naman isinulat ni Mateo ang mabuting balita? Sa katunayan, si Mateo ay isang Hudyo. Kaya nga, ang kanyang mabuting balita ay isinulat niya para sa mga Kristiyanong Hudyo upang ipahayag sa kanila ang katotohanan patungkol kay Jesus. Pero, nung panahon na yun, ay meron na ring mga Kristiyanong Hentil. Ibig sabihin, hindi sila yung mula sa lahi ni Jesus o mula sa lahi ni Abraham at ni David. Sila ay mula sa ibang lahi. Nung panahon ni Mateo, meron na ring mga Kristiyanong Hentil. At syempre, ang mabuting balita ni Mateo ay hindi lang para sa mga tao noon. Ito rin ay para sa atin ngayon. Kaya nga, ito ay ating pinag-aaralan. Naunawaan niyo ba? So, ang mabuting balita ni Mateo ay sinulat niya unang-una para sa mga Kristiyanong Hudyo. At dahil si Mateo ang kanyang recipient ay mga Hudyo, madalas niyang gamitin ang Lumang Tipan, o ibig sabihin ito yung Biblia na pinag-aaralan at alam ng mga Hudyo.
Alamin natin, ano kaya yung layunin bakit isinulat ni Mateo ang mabuting balita na ito? Ang aklat ng Mateo ay isinulat upang ipahayag at ipaliwanag kung paanong tinupad ni Jesus ang mga propesiya sa lumang tipan patungkol sa Mesiyas. Hindi ba sa inyong pagbabasa ng limang araw mapapansin nyo na sinasabi doon ni Mateo, ito ay nangyari bilang katuparan sa sinasabi ng propeta o ng propesiya. Sa maraming beses ginamit ni Mateo ang lumang tipan para patutuhanan na si Jesus ang Mesiyas. Ipinapakita sa mga Hudyo na si Jesus ang Mesiyas, ang hari, na mula sa lahi ni David at katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na maging pagpapala sa lahat ng bansa. Nais ipahayag ni Mateo, lalong-lalo na sa mga Hudyo, na si Jesus na nga ang pinangako ng Diyos na Mesiyas at siya ang hari na mula sa lahi ni David. Kaya nga, sa unang verse pa lang ng aklat ni Mateo, sa Mateo chapter 1 verse 1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Nais ipahayag ni Mateo na si Jesucristo ang anak ng Diyos, si Jesucristo ang hari, at si Jesucristo ang tagapagligtas. Siya na nga ang matagal nang hinaantay ng mga Hudyo na ipinangako ng Diyos noong una pa lang na mababasa at maaaral natin sa lumang tipan. Sa katunayan, maraming beses na ginamit ni Mateo ang lumang tipan sa kanyang pagbabahagi ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Sa aklat nga ni Mateo, ipinahayag niya ang mga natupad na mga propesiya sa pamamagitan ni Jesus. So makikita natin ito ay nabanggit sa bahaging ito ng Mateo sa unang linya. At ano yung pangyayari, yung pangalawa sa table, at pangatlo, saan ito makikita mula sa lumang tipan. Tingnan natin halimbawa sa Mateo chapter 1 verse 22-23. Ito ay tungkol sa birhen na kapanganakan or the virgin birth. At ito ay pinangako ng Diyos na mababasa sa Isaiah. Ganon din naman ang kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem ay naihayag na ni Mikas chapter 5 verse 2. Ang kanilang pagtakas sa Ehipto, ang pagbatay sa mga sanggol, maging si Juan na tagapagbautismo ay isa ring katuparan ng propesiya ng Diyos. Ang pagmiministeryo ni Jesus sa Galilea, ang kanyang mga kamangha-manghang pagpapagaling, si Jesus sa harap ng napakaraming tao, at si Jesus na nagtuturo ng mga talinghaga, at marami pang bagay ang mabasa natin na sinasabi ni Mateo na katuparan ng propesiya na si Jesus nga ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang hari na ipinangako ng Diyos noong una. Naunawaan mo ba ang layunin ng aklat ni Mateo? Ito ay makakatulong sa ating pagunawa sa ating pagbabasa. Sige, tingnan natin sa susunod na video ang ilang mga mensahe na maaari nating matutunan mula kay Mateo.